game number one. Nako, eh, pakilala natin ulit sila. So, blue side dito ng Impunity KH, Team Cyanide Alpha naman, Feed or Troll for the Atlas, Crazy for the Valir, Ken for the Hayabusa, Sofu, para sa kanya Uranus, and Ninja for the X-Board. So on to the blue side for Impunity KH, Niker para sa isang Jawhead, Boom for the Thames, Rookie Maru para sa isang Kagura, 7K for the Vasha, OP para naman sa isang Claude. Pero nakukuya Irv, ah, yung sinasabi natin na kung kanina ay malamig, parang ngayon ay masasabi natin ngayon na mukhang umiiba ata ang ihip ng hangin natin. Oo, parang umiinit yung ihip ng hangin dito sa ating Mobile Legends ngayon. Kasi kanina, medyo laglang naman daw ang Cyanide dito. Pero nasa kanila pa rin ang Lead the Wanderer for this one. Tignan natin si Sofu, mukhang lalaban agad. Niker dito, nakakita ng entrada at papasok agad. Samantalang si Crazy, nagbabato lang ng mga apoy-apoy dito. And Ken, na tamang out lang rin naman ng kanyang ipinakita doon. So for this one, eh, nakuwanan, or hindi pala, nakuwanan ng red buff and blue buff si OP. So nakakuha pa rin siya, nasecure niya rin yung mga bagay-bagay. So 2-man mask for the both teams ang pinapakita dito. Uy, post ulit. Pero as we can see here, post na naman. Para sa ating Mytel. Pero mukhang okay na ata at niresume na yung ating laban. Pero 1 minute pa lang naman, medyo malamig pa ang simoy ng hangin dito sa Mobile Legends natin. More on farm pa rin naman yung dalawa dito. And yung dalawang support yung hawak ng mid lane ngayon. So it's a 1-1-3. Pero Sofu dito sa bottom lane, mukhang mapapatay pa nga ni paring Claude. And the first blood para kay OP. So maganda nga naman yun para sa Claude. Though hindi siya nakabounty dito, eh, malaking bagay pa rin yung nakauna siya ng kill for their team. Pero so nakikita ko, Sofie, they want to cut the waves. So medyo napalalim lang siya doon, kaya yun yung nagdikta kung bakit siya namatay. Pero punta tayo doon sa may top lane. Yun natin ang gustong kuhanan ng TCN, pero hindi. Kumbaga, crab na lang muna tayo, pa-item na lang daw tayo, sabi ni Hayabusa. Tama, pero tulak po nga dito mga kaibigan sa mid lane. Tignan natin kung makakalampas nga ba o makakapatay nga ba ang tropa dito. Pero hindi, nabuhay pa rin. Walang nangyari, nagkahawakan lang ng tenga, pero hindi naman pala lalaban. Nabuhay pa nga si paring Backshot, uuwi ng matiwasay para dito. So 1-0 agad in favor of Impunity KH. Yes. Etong kinagandahan dito, kapag ka etong Claude natin, since maaga siya nakapagpa-level 5, well, level 5 pa rin naman si Hayabusa, kapag ka nagtuloy-tuloy yung kills natin, naku, pwede, naku, teka lang muna, Kuya. Tama ka dyan, naibigay na yung Blazing Duet dito sa mid lane. Mga kaibigan, meron, uy, yan yung overturn, nag-connect sa dalawa, tingnan natin makakabalik nga ba sila. Hayabusa will go down dito, Rookie Maru ang nakakuha ng kill na yon. So it's a 0-4-1 rotation for the team Impunity KH. Pinabayaan nila yung top lane at nag-focus sila dito sa mid lane, samantalang yung bottom lane, alam naman nila na kaya pang i-hold ng Jawhead yun kahit papaano. So 2-0 agad in favor of Impunity. Naku, yes, po, pero doon sa may top lane, ako, Boom at Ninja, nagkakita, nag-cut the waves, okay din naman. Mamaano kasi, kumbaga si Boom kampante siya na papalag at papalag ako whether you have a Virago or more. Pagdating kasi naman sa kunat, mas makunat si Thames din. Pero as we can see here, Impunity, kinukuha na yung ating first turtle. Pero, naku, si Atlas makukuha, na ako. May retribution naman yan, may retribution naman yan, kaya kayang-kaya nilang palagan yung mga ganyang laban, mga kaibigan. Pero nako, yung bottom lane mo ang maagang ikinat ni Uranus, yes. Yun para nga naman umangat dito yung mga minions niya. So panoorin lang natin, maraming bakbakan for the mid lane, bottom lane, top lane, halos lahat bakbakan talaga. Hindi kanina malamig, ngayon sobrang init na ng laban. Speaking of mainit, top lane natin direct, tignan natin ang bahagya dito. Binigyan pa ng apoy, pero ito na nga mga kaibigan, yun yung overturn na ibigay. Pero Wushu Umbrella dito, mukhang aalis na nga lang. Ayun na, binigyan na doon, makakabalik na. Pero figure out dito si Ninja para makatakas nga naman doon sa kayang ibigay na damage ni Rookie Maru. Samantalang bottom lane, nagkukulitan lang sila hanggang ngayon. Siguro ito si si Kagura natin, mas mga concentrated energy to makapagpa-first item. Kung may item agad yung sure kill, patay na agad yung Edsburg natin doon. Kung sakasahali. Pero yun, may kita natin for the 4 minutes. Medyo lamang dito when it comes to the gold lead yung Impunity. So wala pa masyadong ganap na nangyayari dito sa may Hayabusa natin, knowing na siya yung pinaka-damage dealer din itong ng Team Cyanide. Tama ka dyan. Kumbaga, ang mangyayari dito kung walang Hayabusa, walang magiging problema, yes, yung Impunity KH. Samantalang, ang Impunity KH naman, dalawa yung pwede magbigay ng damage sa kanila. Actually, tatlo, may Hayabusa, ay meron sila, pero lang, naibigay ang Fatal Links dito, pero ako po, Purify, or ano dito, Revitalize, yung naibigay sa mid lane, pero patay pa rin, nakapag-BMI out, pero yun, nakita ni Ken, 7KH dito, with that one, patay pa din, double kill para kay Ken, pero nakakita siya ng entrada, mukhang si Boom at Rookie Maru ang makikita nila dito. Naku po, yung bottom lane din, pero, si Niker, lalabot kay Sofu. Pero ito yung sinasabi natin, Kuya Irv, diba?
once mm-hmm. na makapag sure kill or maka ano tong Hayabusa natin, nahihirapan lalo na kapag sinabing muna niya. Speaking of patay, pero hindi, inalisan na lang. Uy, pero makapatay pa din, hindi nabuhay pa. Si pare natin Kagura, crazy dito, mababaliw nga ba for that one. Pero Ken, laban kay Boom, mukha talagang nabakbakan kahit saan. Si Drake nalilito na ako sa niya titignan, pero tignan mo, itong bottom lane, mga kaibigan, patay pa rin na itcha ng bahagya. Pero Sofo dito, nangagalit na, unstoppable force na ibigay, pero makakatakas din naman. Si paring Sofo dito sa bottom lane, medyo maganda yung bakbakan dun. Kahit tatlo sila, eh talagang mabubuhay at mabubuhay. Pero si OP, lalaban, na blazing duet ang kanyang naibigay, kwadsado naman para makatakas dun sa mid lane. Grabe yung bakbakan ngayon. Grabe naman doon, even doon sa may top lane. Kumbaga ito yung laban na kanina natin inaantay kung meron nga bang mainit. Kasi lahat ng mapa, lahat ng lanes, eh, may nangyayari bukod dito sa may turtle side natin. Tingnan natin sino makakakuha. Nakakuha pa nga dito ng isang Claude ang turtle. Pero tingnan natin kung lalaban. Apat laban sa lima. Tingnan natin kung si Boom ay mamamatay na. Si OP nangangalib na dito. Mukhang sa kanila ang malulugi pa nga ata ang tropa dito. Pero tingnan natin, direk iangat mo ng onte para kay Nike. Rinahabol dito si Feed or Troll Atlas. Mapapatay nga ba? Tingnan natin, nakataka si Nati ang kanyang katawan sa dalawa. Pero tingnan mo yung top lane natin dito. Nakapag BMI out pa nga. And na kontra pa, no. Na micro pa ng bahagya. Blood flicker in naman dito para kay Ninja. Pero hindi, tingnan mo boy pa rin si OP. Grabe si dito, nakatakas pa ta doon. Grabe ka naman, BMI out pa rin. Pero yun, medyo makulit ka. Pero eto, papatayin ka na ngayon ng team ng Cyanide. So medyo nahirapan sila, madulas ngayon yung Claude for the team ng mm-hmm. Cyanide. Pero kahit pa paano, eh napatay naman nila ng ano. Napatay naman nila ng mga. Kumbaga sabi ni Uranus, wala na akong pakialam. Kasi konti na yung buhay ko, alam ko kaya kita. Pero doon sa may top lane ako, si Ninja, nanganganib ang buhay. Napatay ng isang thumbs. No, sakit na. Pero si Crazy ha, nakaabang na. Pero for sure nito, basag na yung ating top turret. Ako, direct, tignan mo si ano, si Kagura. Ayun na nga, mga kaibigan, nabigyan, naulak pa, patay agad. So, kakaiba nga naman yung pinapakita ngayon ng Team Cyanide. Kahit na alam nila na Hayabusa lang yung magdidikta ng laro nila, kumbaga Hayabusa lang yung magpapanalo para sa kanila. Eh, ginagawa talaga nilang maganda yun para doon. Pero tingnan natin naku, dito. Naku po, yun na-cancel ang kanyang Blazing Duet. Yun lang yung mga kapag-cancel sa Blazing Duet. Eh. So, magandang setup, magandang Fatal Links if ever na makuha niya si OP dito or the Claude. Mahihirapan na yung Team Impunity. Pero tika mo si So, lalaban pa din mga kaibigan. Pero medyo late na nga naman yun. Si Ken, nakakita ng entrada, mukhang papatay yung Claude. Pero hindi, nakatakas pa rin siya dun. Medyo malikot nga naman si Ken dito. Malikot, tapos madulas yung Claude. So grabe nga naman. Kasi direct, nalilito na rin kung saan niya titignan eh. Diba? Hindi na natin alam. Kasi lahat ng lanes nga, gaya na sinabi natin kanina, lahat may clash. Ang ganda pa ng ginagawa ng Team Cyanide. Knowing na oo lamang ang Impunity when it comes to kills, pero when it comes to objectives, mapapansin natin yung turrets ng Impunity nababasag, lalo na bukas yung middle lane nila. So pagka ganun, mas marami yung kayang gawin, mas maraming vision. So pero teka, kuya, oh, grabe. Shadow kill na ibigay na, nakatakas pa rin. Si pari nating Hayabusa, pero ito na si OP. Tignan mo yung Blazing Duet, medyo masakit na nga kaibigan. Pero si Boom na itulak ng bahagya, Raker naman, o Niker dito, eh, nag-unstoppable force. Pero tignan mo naman dito, si paring Hayabusa, makapagat pa nga rin, pero OP free hit lang sa bandang gilid. Sofo naman, lalaban, tatlo, laban sa tatlo. Tignan natin kung sino makakapalag dito, pero Hayabusa or the Kagura, eh, makakapalag pa nga ba dito sa dalawang player. Pero tatlo sila, lugi puna to. Tignan mo, apat yan eh. Iniwala na ni Atlas, sabi niya, sige pre, wala na akong magagawa dito. Kasi apat sila dun eh. And nahirapan sila kasi yung damage dealer ng The Cyanide dito. Hindi lang isa. Eh ano lang, si Hayabusa lang. Yes, yun yung sinasabi ni Kuya Irv kanina. Na kapag ka tumapat sa clash, luging-lugi talaga yung Team Cyanide. Pag napatay Hayabusa, wala na. They have Johe, they have Thanks. Pag nilapitan ka, wala na talaga. Pero sa ako hinabol pa. Crazy, ayun na. Nabalo ng bahagya doon sa kanyang mid lane. Eh, apat nga naman yung nagiging katapat nila dito. Pero tingnan mo si parin troll. Mukhang manto-troll nga ba o lalaban dito sa ating bakbakan. Pero item check tayo direct ng bahagya kay Claude. Medyo masakit na rin naman siya eh. So, when... Pag-golden stuff na. Pag-golden stuff na dito. Pero ayaw po. Demon Hunter. Pag-golden stuff. Tapos ayaw po ka. Pag-BOD na. So habol-habol nga naman itong Hayabusa natin kasi ito yung iingatan or babantayan ng Cyanide. Though si Hayabusa kasi once na pumasok ka, kailangan na alam mo yung sure na makakakill ka kasi once na huli ka or even the droid mahuli ka, retro patay ka eh. So may hirapan agad yung Cyanide. Kapag siguro para sa akin si OP kailangan mag-Wind of Nature dito para ma-counter out niya agad yung Hayabusa. Hayabusa. And
sa Yabusa din, same. Pwede siya mag-ano dito, Wind of Nature, para ma-counter out niya din yung ano, yung Blazing Duet, di ba? Ganun lang, counteran lang sila. Kung sino yung mas magandang, syempre, pag nag-ultimate nga naman si Yabusa dyan, pag nag-Wind of Nature ka, hindi naman tatama ng tatama sa yun. And pag nag-Blazing Duet naman siya, hindi rin naman tatama sa mga kalaban yan, pero tigam naman yung bottom. Pero bottom. Oo, bakbakan pa din. Si Sofu, mukhang bowling nga pa, pero pag napatay nila to eh, laking hinga rin ng Impunity doon kung sakali. Pero imbes na habulin nga naman si Uranus, why not nakuha na natin itong first Sanctuary Lord, sabi ng Impunity PH. Oo. Oh. Dederecho nga ba nila since may retry na naman sila eh. May retribution naman sila eh. Kayang-kaya nilang pala ganyan eh. Pero ito nagkakitaan na mga kaibigan. Tingnan natin kung mare-reset nga ba. Pero si Rukimaru ay mapapatay na reset yung Sanctuary Lord. Pero Blazing Duet na ibigay dito. Pero Fatal Links naman nag-connect dun sa kabilang banda. Pero boom, lalaban pa rin. Nakapag-flicker in para nga naman sa kanya. Pero Shadow Kill na ibigay. Revitalize naman to para sa kanya. Pero tingnan mo. Damage dito ng Kagura. Si Ninja nasa backlinks dito. Kasama pa yung Lord. Naku, si OP nanganganib dito. Pero si 7K, naku, 11KH, mukhang back siya. Will go down. Niker, buhay pa din. Ejector na ibigay. Pero si Boom, nangangalahati na rin yung buhay. Kailangan niya lang umalis. Kasi pag di siya umalis, mapapatay siya dyan. Dalawa nilang natitira dito, mga kaibigan. Niker, patay pa ka rin. Isa na lang. Naku, kailangan nilang umalis. Pagganap na wipeout sila dito, pwedeng diretso to, tapos isang Sanctuary Lord, dalawang objective agad yung makukuha nila, pero naku, mukhang kailangan ko. Naku, mukhang delicates na ano. Delicates muna, no? Pero hindi, sabi nga naman ni Ken dito, hindi, kukuha, may Little Wanderer tayo, diretso na wanderer. Natin to. Yan ang sabi ng Cyanide nga naman, pero ayan, as we can see, kinukuha na and sure na malabong makontest to. So, sayang kasi for the Impunity KH, yun nangyari kanina. Malapit na eh. Malapit. And naka-ready na si OP for the retribution. Then, ang nangyari, na-reset ng bahagi. So, syempre, wala na sila masyadong buhay. Eh, mapipilitin na silang lumaban doon. Pero kung ang ginawa nila sana for the Team Impunity, eh, umalis muna sila doon. Nag-flicker in na rin kasi yung ano, yung thumbs kanina. Thumbs. Kaya, e-expect ng Impunity KH, napapalag sila. So, yun ang mahirap kapag ka, ano eh, no, confident tayo sa pwedeng kuna na ibigay natin. Pero hindi pa rin enough yun. Sabi ng Cyanide. Pero as we can see here, middle lane, itong diretsuhin ng Team Cyanide. Naku po, ito na nga si Atas. Nakakuha na naman ng dalawa dito. Tingnan natin kung mabibigyan nga ba Shadow Kill. E na, ikasa na. Dito sa mid lane, plus the last Insanity na ibigay. Nasa bugan yung dalawa dito. Si Sofu, nasa labas pa yan ha. Nasa labas pa yan. Pero pag tingnan mo naman yung damage dito ni paring OP, medyo na OP nga naman talaga. Or overpower yung kaya niyang ibigay na damage dun. Look at the Blazing Duet. E talaga namang nangalahate. Halos lahat ng tropa dito ng Cyanide. So, ngayon, nandun pa rin yung ano, kalakasan talaga ng Hayabusa. Pero pag natanggal naman nila si OP dito for the Impunity KH, magiging maganda for the Cyanide. Pero pag natanggal naman ng Impunity KH yung Hayabusa, parang ano naman, baliktaran din. Baliktaran. Impunity naman yung lalamang dun. Kanina ito yung laban na ano, ito yung laban na parang hindi mo pa alam hindi kung sino manalalo. Pero for the objectives and sa gold deed, Cyanide laman. Yung lalamang at lalamang talaga. Ang kunat din kasi gawa ni Sofu. Isa siya sa masasabi kong maganda rin yung ginawa. As well as ni Ninja. Actually, kapag kanina yung nangyari sa Clash, kanina pinasok ni, ano eh, pinasok ni Claude kanina, di ba? Nag-Blazing Duet siya. Pero ano nangyari? They have immortality. Gusto man lang niya habulin sa X-Borg, hindi rin nagawa. Kasi matatanggalan lang din naman ng Piraga Armor eh. Tama, so, parang nonsense din. Pero tingnan natin dito, si Feed or Troll kasi, si Feed or Troll yung magde-decide kung magiging maganda ba yung Clash nila o hindi. Pag nag-connect yung Fatal Links niya, kahit isa o dalawa lang, igugo na agad ng Team Cyanide. Yun na yung tamang pagkakataon eh. Pero ang mahirap dito, pag wala siyang nakuha, speaking of, tiga mo, siya talaga yung umiintrada eh. Nagsusun-suning talaga siya eh. Kumbaga, siya yung gumagawa ng space. Siya yung gumagawa ng space para or ng vision for the Team Cyanide para makita kung magiging maganda ba yung pasok o hindi. Pero bottom lane, direct. Ibaba mo ng konti, direct. Ibaba mo. Yan, daling-dali, batang-bata, mga kaibigan. Naku po, tingnan natin red buff eh. Makukuha nga ba ng tropa ng Team Cyanide dito. Pero medyo masakit na rin naman yung Kagura. So, siguro pwedeng magantay sila ng Sanctuary Lord dito or mag-set up or pasukin agad. Pero uy, kita mo naman, nung Kagura. Patingin mo item nung Kagura, Direk. Grabe yung inyo. Patingin ka. Patingin lang na konti mamaya na. Pero yun, nabigyan na nga rin mga kaibigan. Kaya Lightning Pansion plus the glowing wand na pala to mga kaibigan. 7KH will go down. Wala na silang tank. So pwede na silang mag-engage dito to a team fight. Or antayin nila yung Sanctuary Lord which is 60 seconds na lang naman. Pero so, ayun nga. Gaya na sinasabi mo Kuya, or bantayin na lang natin si Hayabusa kasi nakaano na eh, nakahiwalay na. So kapag ganyan yung setup or ganyan yung nakikita natin, alam natin na eto yung gusto namin kung ano, Lord muna tayo. Tapos eto si Nasofor, si
si Troll, abang na lang tayo dito para magkaroon ng space, makuha nga naman yung Lord natin. Speaking of space, tinutulak lang talaga ni Sofu, hindi siya pumapayag na umangat masyado yung mga minions dito sa bottom lane. Para nga naman, if ever magko-contest sila, may makukuha at makukuha pa rin na, na objective dito yung tropa ng Cyanide. Yes, the pressure is real. Sabi ng Team Cyanide, the Alpha dito, nahihirapan na rin yung Impunity Cage na lumabas kasi isang mali nga naman nila, pwedeng idiretso. Pwede kasi sa Team Cyanide to, pwedeng sa Team Impunity Cage. Mm-hmm. Kung sino yung magkamaling team maunahan dito, ako, pwedeng magkabalik. Tara, kasi marksman is still a marksman. Iba pa rin yung kayang ibigay na damage niyan, di ba? So, yes. Sa ngayon, okay lang talaga sila for the crowd control kasi mas matindi yung crowd control ng Cyanide kasi nandun yung Atlas eh. Yes, the Atlas. Tapos yung samahan mo pa nga naman ng kunat ngayon ng isang software. Talagang mahirap for the Impunity. Ito na yung Sanctuary Lord. Level 2, tingnan natin kung sino makakakuha. And si Crazy naman, Necklace of Durance din. So, tingnan nga natin direct kung teka lang, mukhang si Sniper. Nakama yun ang posisyon dito, mga kaibigan. Medyo maaga, medyo malalim yun para sa kanya. Pero tingnan natin si 7KH. Medyo malalim din, lumalim siya dun. Nung kabilang, nasa kabilang ibayo dito. At ayun na nga, nabigyan pa, natanggalan ng immortality. Tingnan natin kung igogo nga ba. Samantalang si Ninja, lumalaban sa tatlong players dito. Napatay na yung back shot nila. So this is the right time for the Team Cyanide na mag-engage to a team fight. Kasi wala na silang tanid, wala ng tanker. Pwede na, pero tingnan natin yung fatal ni CBT. Kaya nga ba, nakuha doon. Pero Ken, nagbigay pa rin ng damage. Napatay niya yung isang flood dito. So wala nang damage dealer. Yung magkabi nako, si Sniker nanganganib si Sniker dito, pero mas okay kung magsa-Sanctuary Lord sila or tapos basagin nila tong mid lane. Grabe, ang ganda rin kasi, ang ganda rin kasi ng flow ng minions nila, lamang na lamang for the Team Cyanide. Kita natin ngayon, no? Basag na. Ang galing ng ginawa ni Sofu doon, as well as X-Board kanina na siya yung nagpa-buy time doon para makuha nga naman yung si pangalan nito, si OP? Oo, oh, si Claude. Si Claude, so, si Seven kasi, dun sa pwestuwa na yon, nakita niya mamamatay si Niker, kaya binakapan niya agad. So, hindi niya ini-expect na ang mangyayari dun, maiiwan siya at mapapatay siya dun. Tapos, na-sustain pa nung ninja yung buhay niya, kahit tatlo yung kalaban niya, nabuhay pa rin siya, matagal pa nga bago siya natanggalan ng Firaga Armor eh. So, ayabusa dito, nagpalit na lang Malefic Roar. Para nga naman, objective si subjective. So, si Paring Claude, kailangan niya magbigay ng Wind of Nature para hindi rin siya mabigyan ng maigi-igi. Ang hirap kasi sa Impunity, yung setter. Kumbaga, when it comes to crowd control, mas malaki yung kalamangan ni Atlas. Kasi kaya niya mag-set ng 5. Not compare dito kasi sa Impunity, single target lang. Isa-isa lang. Kagura lang siguro yung pwedeng mag-set up. Pero kasi pwedeng kumawala eh. Madaling kumawala, mga kaibigan, dun sa yin yang overturn ng isang Kagura. Pero kung makikita mo, 2-3-6 dito ang score ni OP. Samantalang dito naman sa Hayabusa, 5-3-5. So, eto na yung Sanctuary Lord. May skill na yan, enhanced na yan. So, tignan natin kung magsasabay nga i-blazing duet or ibibigay na to for the this game number 1. Pero tingnan mo yung bakbakan sa gitna, mga kaibigan. Nabigyan pa nga rin, pero si Niker nakatago doon sa kabilang gilid. Dinahanap niya si Ken. Nakita niya unstoppable force, pero nakapag-quadshadow doon. Mukhang nalugi pa sila, mga kaibigan. No troll, napatay pa rin. Apat, lapan sa tatlo, pero yung mid lane, nakubo na, ubos doon sa damage na kayang i-provide nung isang Claude, mga kaibigan. Shutdown pa nga, double kill para sa kanila, Ninja. And the Sofu na lang ang natitira dito. Naku po, kung this is the time na nga pa for Impunity KH para makakambak sa larong to, mga kaibigan. And nabasag na ang lahat ng inhibitor turret dito ng Impunity KH. Samantalang dalawa na lang yung natitira for the Team Cyanide Alpha. Mahirap ito mahirap ito. Ito yung sinasabi mo talaga kayo. No? Marksman is still a marksman. Kayo, kami pa rin yung magpapahirap sa inyo na hindi nyo kayang tapusin. Yun ang sinasabi dito ng Impunity KH. So, maganda yung naging clash nila doon knowing na napatagal pa nila yung isang game. So, si Sofu na lang yung natitira. Actually, ang ganda kasi yung ginawa ng Joehead kanina. Kung mapapansin nyo, si Niker, nag-conceal. Hinabol niya ngayon si Hayabusa, pero ito, unstoppable force para nga naman kay Ninja. Medyo makunat eh. Pero mabalik tayo dun sa thought na binibigay ko ah. Nag-conceal si Niker, tapos in-unstoppable force niya, yung Hayabusa, kaso may quad shadow, kaya nakawala. So that is the right timing for the Claude na ipasok yung Blazing Duet kasi walang magbe-burst sa kanya. So napaganda nga naman yung ginawa dito ng Team Impunity KH for the game number 1. So kahit na nalugi sila, na naubos na lahat ng tore nila, papalag at papalag pa rin naman. Pero para sa akin, nahihirapan silang i-zone yung dalawang player dito. Si Yuri. Ang sakit din kasi.
Kumbaga, kita mo naman yung pag nag-ultimate din si Kagura, halos maubos yung buhay nila. So, nangyaring clash doon kanina. Kaya, dalawa kasi, delicates. Dalawa kasi AOE, may Blazing Duet, tapos may Yin yung overturn. Yin yang. So, burst damage talaga yung kayang i-provide dito. Pero si Troll, si Feed or Troll o si Atlas dito may makukuha nga ba? Tingnan natin. At nanganganib na siya pagka ganyan, mga kaibigan. Nagpapa-free hit lang siya dito sa isang Claude. Pero tingnan natin kung makakakuha nga ba. Fatal Links, nagpulis sa top 2. This is the right para sa kanya, pero upi dito, mapapatay. Patay pa nga dito ni paring Sopo, pero tingnan natin si Rookie Maruan na lang ang natitira. Dalawa pa nga sila, pero si Niker nakakutilid. Tingnan mo, nakatakas pa rin. Nakapagkato pa yung isa dito. Dalawa na lang yun. Kaibigan, Niker will go down. Wipe out for the team Cyanide for the game number one. Impunity KH na wipe out dun. Diretso tower lang. Naku po, at sigurado na ang game number one ay mapupunta sa team Cyanide Alpha. Grabe itong first game natin. Ano, way na out 19 minutes.